Sir! Sigaw ng bata papalapit sa lalaki. Napalingo naman kaagad sa kanyang lalaki ni si Terence pala. O iha, bakit? Nagtatakang tanungan ni Terence kay Tintin. Noong unang akala nga niya ay namamalimos ang bata ngunit noong kukuha na nga siya ng pera ay kaagad itong tinanggihan ng bata. Sir, may nakita po akong tatlong lalaki kanina na may nilagay dyan sa loob po ng sasakyan niyo. Sumbong nga ng bata kay Terence. Dahil bata ay hindi kaagad naniwala si Terence ngunit chinek din niya ang loob ng sasakyan kung tunay nga ang sinasabi ng bata. At laking gulat nga niya nang nakita kaya siya at nagpasalamat nga sa bata. Hindi makapaniwala si Terence na nasalba ng isang batang paslit ang kanyang buhay sa bingit ng kapamakan. Pero hindi lang pala yun, dahil noong ihatid nga niya ay mas lalong si Terence hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Terence, huwag mo na lamang pansinin si Mommy ha? Talagang ganun lamang yon. Istrikta, sabi nga ni Erica kay Terence na pilit pa rin pinapagaan ang loob ng kanyang nobyo. Ayos lang Erica, nauunawaan ko nga eh. Nang naging reaksyon niya kanina, nung malaman nga niyang magkasintahan na tayo. Dahil sino ba naman ang... Hindi magugulat kung ang uniko iho nila ay umibig lamang sa isang mahirap na katulad ko na isang hamak na service crew lamang. Nakangiting sagot naman ni Terence kay Erica. Kaagad namang sumagot ang babae. Pakiusap Terence, huwag mong hamakin ang sarili mo based lang sa naging reaksyon kanina ni Mommy. Isang marangal na trabaho ang pagiging service crew at nararapat lamang yon na ipagmalaki hanggat wala kang inaapakang ibang tao at ituloy mo lang ang iyong ginagawa dahil isa yan sa mga karakter na mayroon ka na nagustuhan ko sa'yo. Huwag mo nang alalahanin pa si Mommy. Ako nang bahalang kumausap sa kanya. Sad nga ni Erica sa kanyang nobyong si Terence. Ilang buwan na nga rin magkasintahan si na Terence, isang service crew at working student, at si Erica na isang kolehiyala na anak ng isang milyonaryo. Sadyang malayo ang agwat ng pamumuhay ng dalawa sa isa't isa ngunit hindi ito naging hadlang sa kanilang relasyon at pagmamahalan. Nagsimula nga ang kanilang relasyon nang maging tutor nga ni Erica si Terence sa ilan nilang mahihirap na subjects. Doon ay nakapalagayan nga ng loob ang dalawa. Nagligawan hanggang sa tuluyan hanggang maging sila. Noong una pa lang ay batid na nga ni Terence na talagang malayo ang buhay nilang dalawa ni Erica sa isa't isa ngunit binaliwala na nga lamang niya ito dahil hindi naman bumabase si Erica sa estado ng pamumuhay ng isang lalaki kundi sa tunay at purong intensyon nito para sa kanya. Terence, gusto na kitang ipakilala kay Mommy. Nabanggit na rin niya sa akin na gusto ka na niyang makilala para maging legal na rin tayo. Sabi nga ni Erica kay Terence na kaagad namang nakaramdam nang kaba sa sinabi niyo ng kanyang kasintahan. Sigurado ka ba? Hindi ba nabanggit mong istrikta ang Mommy mo? Baka hindi niya matanggap ang relasyon natin. Kabado namang sagot ni Terence. Mabilis namang sumagot si Erica. Oo, istrikta yon pero mapait din naman yon. Lalo pa kapag nalaman niyang working student at scholar ka. Tiyak ako matutuwa at bibilib sa yon. Sagot naman ni Erica. Bahagya namang kumalma ang reaksyon ng mukha ni Terence sa sinabing yon ng kanyang nobya at naniwala na nga lamang sa sinabi ni Erica. Sa kabilang banda ay dumating na nga ang gabing makikilala na nga ng ina ni Erica si Terence. Nakasuot nga si Terence ng simpleng polo at hindi na nga magkamayaw sa kaba. Terence, ang lamig ng mga kamay mo ah. Kinakabahan ka ba? Tanong nga ni Erica sa kanyang nobyo habang mahigpit na nakahawak sa kamay nito. Sino ba naman ang hindi kakabahan kung makikilala mo na ang magulang ng nobya mo? Mas nakakakaba pa ito kaysa sa recitation sa klase. Ayos ng bang itsura ko? Kabadong tanong naman ni Terence kay Erica sa kumarap dito at hindi mapakali. Oo naman, you are extra handsome tonight. Huwag ka nang kabahan, okay? Nandito lang ako, hindi kita iiwan. Sambit naman ni Erica. Sa katuluyan na nga silang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Dumiretso nga sila sa pagkainan kung saan naghihintay nga na naroon ang kanyang inang si Doña Isabel. Mom, we're here! Bungad nga ni Erica sa ina. Sa kumalik nga sa pisngin nito, kaagad namang pinasadahan ang tingin ni Doña Isabel si Terence
Nakasalukuyang nakatayo pa rin sa may bungad ng dining area. "Terence, come here. Huwag ka nang mahiya." Muling bumalik nga si Erica sa kinaroroon na ni Terence. Saka hinawakan ng kamay papalapit sa kanyang inang si Doña Isabella. "Mom, this is Ter." Panimula nga ni Erica, ngunit bago pa man matapos ang kanyang sasabihin, ay mabilis na nga itong pinutol ni Doña Isabella. "Wala ba siyang bibig to introduce himself?" Istriktang tanong nga ng Doña kay Erica na matalim pa rin nakatingin kay Terence. Lalo namang kinabahan si Terence sa sinabing yun ng Doña. Naunahan na kasi siya ng kaba at intimidasyon, kaya tila umurong na pati ang kanyang dilat, naglaho ang kanyang mga salitang gustong bigkasin. Ilang sandali pa'y napilitan na nga rin si Terence na magsalita at pilit na nilabanan ang kanyang kaba. Sino ba naman ang hindi kakabahan kung ito ang unang pagkakataon na makikilala mo ang magulang ng nobya mo na hindi lamang basta-basta ang estado ng buhay kumpara sa kanya na isang kahig, isang tuka lamang ang uri ng pamumuhay. Ito na marahil ang pinaka-nakakakabang tagpo sa buhay ni Terence na makilala ng personal ang striktang ina ni Erica. "Magandang gabi ho, Ginang Isabella." Utal na bati nga ni Terence. Muli itong bumuntong hininga saka humugot nga muli ng lakas ng loob. "Ako po si Terence Sagala, nobyo pa ng inyong anak na si Erica." Dagdag pa nga ni Terence. Malalim pa rin nakatitig sa kanya ang Ginang at patuloy sa pangingilates. Matapos nun ay tumango na nga lamang ang Doña, saka pinaupo na nga ang mga to. Tila nabunutan naman ang tinikang dibdib ni Terence, ngunit hindi pa nga siya pwedeng magdiwang at makampante dahil doon pa lamang magsisimula ang mga katanungan sa kanya ng ina ni Erica. "Anong trabaho ng mga magulang mo?" Seryosong tanong nga ng Doña sabay lagok sa hawak na baso ng wine. Hindi naman magalaw ni Terence ang pagkain at tila nawalan na nga ng gana sa sobrang kaba. "Karpintero po," utal na tugon naman ni Terence. Napataas naman ang kilay ni Doña, saka muling nagtanong, "Ay, ang nanay mo, anong trabaho?" Dagdag na tanong nga ng Doña. "Tumatao po siya ng pwesto sa palengke, tuwing Lunes hanggang Sabado, tapos kapag Linggo naman po, nag-aalaga at nagbabantay ng sanggol." Muling sagot nga ni Terence. "May mga kapatid ka? Ilan kayo?" Muling tanong ng Doña. "Tatlo po kaming magkakapatid at ako po ang panganay." Matapat na sagot nga ni Terence. Muli siyang tinitigyan nga ni Doña Isabella, saka nagbigay nga ng isang matipid na ngiti. "Tatapatin na kita, iho. Alam ko namang mga bata pa kayo ni Erica for a serious relationship. At alam ko rin hindi pa ito sa seryosohin ng anak ko dahil may mga bagay na mas importante pa rito na kailangan niyang unahin. She's an heir. Tagapagmanen after graduation, ay tuturuan ko na siya sa pagnenegosyo at ita-turn over ko na sa kanya ang ibang mga responsibilities." Saad nga ni Doña Isabella. Namilog naman ang mga mata ni Erica sa sinabi ng kanyang ina, maging si Terence ay nagtaka rin. "Mom, why are you saying this?" Pigil na tanong nga ni Erica sa kanyang ina. "I'm saying this para matauhan na kayo sa bagay na pinapasok nyo. Terence, Erica is not just an ordinary girl like you. Magkaiba kayo ng pamumuhay at hindi ko hahayaang mawala siya sa landas dahil lamang sa pagpupumilit ninyo ng relasyon nyo. I have a lot of big dreams for her, Terence, at alam kong marami ka pang makikitang iba bukod sa kanya. But for now, gusto kong isipin nyo ng mabuti ang mga priorities nyo na mas mahalaga kaysa rito sa paglalaro nyo." Malumanay nga na saad ni Doña Isabella, ngunit halata sa boses nito ang pagmamaliit kay Terence. Kaagad namang sumagot si Terence. "Ginang Isabella, hindi po kami naglalaro ni Erica. Mahal ko ho ang anak nyo at malinis ho ang intention ko sa kanya. Oho, alam ko hong malayo ho ang agwat ng pamumuhay namin sa isa't isa. Pero handa ko hong gawin ang lahat para sa kanya. Gagawin ko ang lahat para magtagumpay sa buhay. Nang sa ganun ay kahit papaano ay bumagay ako sa inyong anak." Sagot naman ni Terence. "Ano man ang sabihin ninyo, mariin pa rin akong tumututol sa relasyon ninyong dalawa. Kaya Erica, stop this nonsense, iha. Terence, you may now leave." Anis pa nga ni Doña Isabella. Hindi naman makapaniwala si Erica sa ginawa ng kanyang ina, kung kaya't siya na nga ang unang tumayo, sa kasumama na nga rin si Terence paalis sa lugar na yon.
Habang tahimik na naglalakad nga ang dalawa sa may tabing daan at nagmumuni-muni muling kinausap nga ni Erica sa Terence. "Terence, I'm so sorry sa mga sinabi ni Mommy. I didn't expect na ganun siya magiging harsh sa'yo, sa atin. I'm so sorry." Paumanhin nga ni Erica sa kanyang nobyong si Terence. Dahil mahal na mahal nga ni Terence si Erica, sa halip na sabayan ng lungkot at pagkadismaya nito ay pinagaan na nga lamang niya ang loob ng talaga. "Sayang yung buttered shrimp." Wika nga ni Terence sabay upo nga sila doon sa may bench, sa may parke. Nagtaka naman si Erica sa sinabing niya ni Terence. "Ha?" Nagtatakang tugon nga ni Erica. "Sabi ko sayang yung nakahain kanina na buttered shrimp. Mukhang masarap pa naman yun. Balak ko pa namang i-take out kanina." Biro pa nga ni Terence. Napatawa na nga lamang si Erica. "Seriously? Nasingit mo pa yun?" Tatawa-tawa namang tugon ni Erica. "Oo naman. Kaya huwag ka nang malungkot. Ganyan talaga ang buhay. Hindi lahat ng tao magugustuhan yung relasyon na mayroon tayo. Tanggap ko naman na hindi niya tayo tanggap dahil isa siyang ina na nag-aalala lamang sa kinabukasan ng kanyang anak kung sakaling sa isang mahirap lamang na katulad ko bumagsak. Kaya ikaw ang tatanungin ko ngayon, Erica. Gusto mo pa bang ituloy natin to? Nararamdaman mo na ba yung pressure? Kung sa tingin mo ay masusuway mo na ang mom." Bago pa man matapos nga ni Terence ang kanyang sasabihin ay mabilis na nga itong nadugtungan ni Erica. "Hindi dahilan ng mga sinabi kanina ni Mommy para sukuan ang pagmamahal ko sa iyo, Terence. I love you at totoo yun. Hindi ko i-give up ang pagmamahal ko sa iyo no matter what. Kaya please, do not ask me that question again. Dahil simula nang naging tayo, hinanda ko na rin ang aking sarili sa mga ganitong pagkakataon at handa kitang ipaglaban. Mahal na mahal kita, Terence." Pagpapatuloy nga ni Erica, nagbigay naman ng isang maluwag na ngiti si Terence sa kanyang nobya na tila kontento na nga sa isinagot nito sa kaniyakap ito ng mahigpit at tinalakan sa noo. "Mahal na mahal din kita, Erica." Mahinang sambit nga ni Terence. Maaring bata pa nga ang dalawa at masasabing mapupusok pa nga para pumasok sa isang seryosong relasyon. Ngunit ang pagmamahal ay wala namang pinipiling edad o panahon o tao kung kailan o kanino ito titibok. Malayo man ang agwat ng relasyon ni Terence at Erica, ay ipinangako nila sa isa't isa na kailanman ay hindi ito magiging hadlang para maghiwalay silang dalawa. Si Erica ang unang minahal ni Terence. At ganun din si Erica, si Terence din ang first love niya. Nang sumunod na araw ay niyaya nga ni Terence si Erica sa isang date. "Saan tayo pupunta?" Malumanay na tanong nga ni Erica kay Terence. "Sa isang isla. Yung kinukwento ko sa'yo, natatandaan mo?" Tugon naman ni Terence. Tila bakas naman sa itsura ni Erica ang pag-alala dahil sa medyo hindi maganda ang lagay ng panahon ngayon dahil sa kababalita lamang na may papasok na isang malakas na bagyo sa bansa. Sa Isla Puting ba to? Gusto ko nga pumunta ron kaso, sa balita kasi ngayon, papasok daw ang bagyo eh. Baka ikapahamak pa natin ng paglalayag." Minasda naman ni Terence ang paligid, nakasalukuyang mainit naman at hindi mahahalatang may paparating na bagyo. "Maganda naman ang panahon. At saka baka hindi na matuloy yung pagpasok ng bagyo dahil uminit naman ngayon. Mabilis lang din ang pagpunta ron at wala namang 30 minutos. Kaya makakabalik tayo kaagad, ano tara?" Paliwanag nga ni Erica. Ngumusa naman si Erica sa katumango. Nakumbinsi naman siya sa sinabi ni Terence dahil sa maganda naman ang panahon ngayon, kaya malabong umulan. "Sure, tara, after class?" Tugon nga ni Erica. Katulad ng napag-usapan ay umalis nga sila at nagtungo sa isang islang tinutukoy nga ni Terence pagkatapos sa pagkatapos nga ng kanilang klase. "Manong, sa Islang Puting Batuho tayo," sabi nga ni Terence sa bangkerong naroon nang marating na nga nilang dalampasigang kanilang pagmumulan. Iginala nga ni Erica ang kanyang paningin sa buong karagatan na tila kalmado naman at tahimik. Hindi rin malakas ang alon at talagang parang isang normal na araw lamang. Noong una ay nagdadalawang isip nga ang bangkero, ngunit bandang huli ay pumayag na nga rin ito dahil sa isip niya ay mabilis lamang naman ang maglayag patungo ron sa isla. "Sige sir, aayusin ko lang ho ang bangka,"
Saad nga ng bangkero. Nagkatingin na naman ang dalawa sa kangumiti. Buling niyakap nga ni Terence si Erica nang mahigpit hanggang sa tuluyan na nga silang sumakay sa sasakyan nilang bangka. Katulad ng sinabi ni Terence ay wala pang ilang minuto ang kanilang naging biyahe patungo sa Islang Puting Bato. Maraming salamat po, Manong. Saad nga ni Terence sa bangkero at tuluyan na nga silang bumaba ni Erica. Babalikan ko na lamang po kayo pagkatapos ng isang oras. Sagot naman ng bangkero, sa katuluyan na nga itong pumalaw at pabalik sa dalampasigan. Samantala manghang-mangha naman si Erica sa ganda ng buong isla. Tila solo nga lamang nila ng kanyang nobyo ang buong lugar na yon. Matagal na nga siyang gustong isama rito ni Terence ngunit hindi makakuha ang binata ng pagkakataon dahil sa lagi silang abala sa mga aktibidades sa kanilang eskwelahan. Ang ganda naman dito. Paano mo nalaman ang lugar na to, Terence? Namamanghang tanungan ni Erica kay Terence habang minamasdan ang buong ganda ng isla. Isang beses pa lang ako pumunta rito nung naging on-call ako as tourist guide sa lugar na to. Simula nun sinabi ko na sa sarili ko na muli akong babalik dito at kapag dumating ang pagkakataon na yon ay gusto ko nang kasama na kita. Kwento naman ni Terence. Napatingin naman sa kanya si Erica at nagbigay ng isang magandang ngiti. Talaga? Salamat, Terence. Thank you for always surprising me. Mahinahong sagot naman ni Erica kay Terence. Wala naman kasi akong ibang mayaalok sa'yo ng mga magagarbo at mamahaling mga material na regalo. Kaya ganitong mga magagandang alaala lamang ang naisip kong ibigay sa'yo. At least, hindi madaling makalimutan, hindi ba? Nakangiti namang tugon ni Terence. Ngumiti lamang si Erica bilang tanda ng kanyang pagsang-ayon sa sinabi ng kanyang nobyo. Ilang sandali pa'y humanap na nga sila ng mapupwestohan at maupuan. Pumwesto nga sila sa lilim ng malaking puno na naroon at ginawang sapi ng malapad na dahon ng saging bilang kanilang upuan. Sana lagi nalang ganito, no? Yung tahimik, payapa, walang iniisip na problema, yung kasama ka. Panimulang sabi nga ni Erica sa kanyang nobyong sa Terence. Oo nga eh, kung pwede nga lang na dito na lang tayo habang buhay, nagawa ko na. Yung kalmado at mas kampante ang paligid kapag ikaw yung kasama. Ewan ko ba? Mahal na mahal kita, Erica. Aaminin ko, nasaktan ako. Nasaktan ako sa naging desisyon ng mami mo. Pero mami mo pa rin siya. At wala akong karapatang salungatin ang mga pangarap niya para sa'yo. Ilang gabi kong pinag-isipan yun, Erica. Ilang beses kong kinumbinsi ang sarili ko na ayos lang ang lahat. Naayos lang talaga tayo. Pero hanggat mahirap ako at wala pang napapatunayan sa buhay, hindi ako matatanggap ng mami mo. Hindi niya matatanggap kung anong meron tayo ngayon. Kaya Erica, ngayong araw na to pinapangako ko sa'yo na gagawin ko ang aking buong makakaya para matanggap ako ng mami mo, para maipagmalaki rin niya tayo. Ako, bilang nobya mo, papatunayan kong seryoso ako at hindi naglalaro lamang katulad ng sinabi ni Kinang Isabela dahil kailanman ay hindi naging biro ang pag-ibig ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Erica. Seryosong sambit nga ni Terence habang naluluha-luha nga ang mga mata ng babae. Nangungusap naman ang mga mata ni Erica habang nakatitig sa mga mata ng kanyang nobyong si Terence. Alam niyang totoo ang hinahayag sa kanya ngayon ng binata at tunay na intensyon nito sa kanya. Salamat, Terence. At ipinapangako ko rin sa'yo na ikaw lamang ang aking iibigin. Ikaw lamang ang aking gugustuhin. At ikaw lamang ang aking pipiliin. Dahil sa lahat ng tama dito sa mundo, ang mahalin ka ang may pagmamalaki kong aking nagawa. Hindi man maunawaan ngayon ng iba ang ating pagmamahalan, most especially ni mommy, hindi pa rin yun magiging dahilan para iwan kita. Mas lalo kitang mamahalin. Araw-araw kitang pipiliin dahil maaaring magawa nating lokohin ang ating isipan pero ang ating mga puso ay kailanman hindi natin madataya. Mahal na mahal kita, Terence, at hindi estado ng buhay ang aking basehan para magmahal kundi yung mismong nilalaman na ang kanyang puso at doon mo ako nahuli, Terence. Mahal na mahal kita. Maluha-luha namang tugon ni Erica. Punong-puno nga ng emosyon ang kanyang puso at bumugso ang kanyang labis na pagmamahal para sa kanyang nobyong si Terence. Sa pagkakataong iyon ay unti-unti na nga ring lumalamig ang dampi ng hangin sa kanilang mga balat. Nagsalubong ang kanilang mga tingin at nang mahuli nga ang pumapagitna sa mga tingin na yon ay marahang inilapit nga ni Terence ang kanyang mga labi sa labi ng kasintahang si Erica.
Tila tuluyan na nga silang nahulog sa mahika ng pag-ibig na bumibihag sa mga puso nilang dalawa. Tunay at tapat ang kanilang pagmamahalan. Dala ng bugso ng damdamin ay tuluyan na nga silang naging alipin ng kanilang mga emosyon at naangkin na ang katawan ng bawat isa. Nang matapos nga sila, ay nanatili pangaring nakahiga si Erica sa dibdib ni Terence, kusa na nga lamang napapangiti ang mga labi ng dalaga dahil walang pagsidla ng kanyang galak ngayon na may isang tao na tapat na nagmamahal sa kanya. Sa kabilang banday, wala pang isang oras nang muli na namang bumalik ang bangkero. Inayos na nga rin ang dalawang kanilang sarili dahil unti-unti na nga rin nagbabago ang panahon. Kani-kanina lamang maganda ang sikat ng araw, pero ngayon ay tila nagbabadya na nga ang isang malakas na ulan. Alas 6 na nga rin ang hapon, kaya mas lalong dumagdag ito sa dilim ng panahon. Nagsimula na nga rin mag-alala ang dalawa dahil mahaba-haba pa rin ang babaybayin nila para makarating nga sa Pampang, kaya nagmadali na nga rin silang umalis. Habang nasa gitna nga ng karagatan, ay doon na nga nagsimulang pumatak ng malalaki ang malakas na ulan. Hinawakan nga ni Terence ng mahigpit ang mga kamay ng kanyang nobya sa kaniyakap ito ng mahigpit upang maibsan ang takot na nararamdaman nito ngayon. Habang tumatagal ay lalong lumalakas ang ulan, kaya nahihirapan na nga rin ang bangkero na makita ang kanilang dinaraanan. Hanggang sa unti-unti na nga pinapasok ng tubig ang kanilang bangka, at doon na nga nagsimulang magpanik ang bawat isa. "Terence, anong gagawin natin?" Nag-aalalang tanongan ni Erica sa kanyang nobyo habang ang tingin niya ay nasa kanilang paanan na unti-unti namang tumataas ang tubig sa loob ng bangka. "Humawa ka lang sa akin ng mahigpit. Huwag kang matakot, hindi kita pababayaan." Sagot nga ni Terence. Pinipilit nga niyang maging kalmado, ngunit maging siya ay natatakot na nga rin sa nangyayari. Maging ang bangkero ay sumisigaw na nga rin sa kanyang kinaroroonan at wala nang maibigay pang tulong sa dalawa. Kahit naka-life vest na nga ang dalawa, ay napaghiwalay pa rin sila ng malakas sa alon. Napabitaw nga si Erica sa mga kamay ni Terence, at tuon ay tuluyan na ngang naglaho si Erica sa tingin ni Terence. "Erica!" Malakas na sigaw nga ni Terence sa gitna ng karagatan. Ngunit kahit magsisisigaw sa doon, ay hindi na nga niya makita pa ang kanyang kasintahan. Maya-maya pa'y dumating na nga rin ang mga rescuer, at tanging si Terence na nga lamang ang bangkero ang kanilang nasagip. Walang malay na dinala nga nila si Terence sa Pampang, at malakas pa rin ang ulan. Nagsagawa na nga kaagad ng rescue ang mga first aiders, kaya mabilis na nga rin nagkamalay si Terence. Isinakay na nga siya sa rescue van at si Erica kaagad ang kanyang hinanap. "Nasaan ang kasama kong babae?" Nag-aalalang tanungan niya. Utal na tanong nga nito sa mga rescuer na punong-puno ng pag-aalala. Pilit naman siyang pinapakalma ng mga to. "Wag ho kayong mag-alala, sir. Naiwan po rin ang iba pa naming mga kasama upang pagtulungan nga. Napatuloy hanapin ang iyong kasama." Saan ang rescuer? At pinakalma siya. Muli namang nakiusap si Terence. "Nagmamakaawa ho ako. Iligtas niyo po siya. Hanapin niyo po ang nobya ko, pakiusap ho. Nagmamakaawa po ako." Maluhaluhang saad nga ni Terence. Sa mga oras na yun ay hindi na nga malaman pa ni Terence ang gagawin. Gusto niyang bumalik sa isla, ngunit sobrang nang delikado ngayon dahil sa mas lumalakas na nga ang ulan. Isa lamang ang alam niya ngayon, at yun ay ang hinding-hindi na nga niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag may nangyaring masama sa kanyang kasintahang si Erica. Samantala sa mansyon ay labis na nga rin ang pag-aalala ni Doña Isabela sa kanyang anak na si Erica. Paulit-ulit na nga niya itong kinuantak, ngunit patay na nga ang phone ng anak. Hindi mawari ng Doña kung ano ang mararamdaman. Sa mga oras na to, buong magdamag ay hindi mapakali si Doña Isabela, at ipinahanap na nga rin ito sa kanyang mga tauhan. Nang mga sumunod na araw, ay huminto na nga rin ang malakas na ulan at nakatanggap ang kinang ng isang tawag mula sa isang pribadong ospital. "Isabela?" Bungad nga ng isang doktor sa kabilang linya. Napabalikwas naman ang Doña mula sa kanyang kinauupuan at bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Doc Mendez, is that you?" Kunot noong tanungan ni Doña Isabela sa kausap. "Yes, Isabela. Please come here as soon as possible. You know my hospital, right? You need to come here. Your daughter Erica is here and she's in danger." Sabi pa nga ng doktor kay Doña Isabela. Nang marinig yun at makumpirmang naroon nga si Isabela,
ay wala na ngang pinalampas pang segundo si Doña Isabela, kaya mabilis na nga itong nagtungo sa ospital na kinaroroonan ng kanyang anak. Nagkataon din na doon nga napadpad sa ospital na yon si Erica na matalik nga na kaibigan ng kanyang ina, ang may-ari nga at ang mismong doktor na nakadestino roon. Kaya mabilis na naitawag sa kanyang sitwasyon. Nang marating nga ni Doña ang nasabing ospital, ay kaagad nitong hinanap ang kanyang anak, Doc Mendez. Bungad nga ni Doña Isabela kay Doktora Mendez na sakto namang kalalabas lamang sa emergency room. Oh my God, Isabela, mabuti at narito ka na. Sambit nga ng doktora, how's my daughter? Nasaan si Erica? Kamusta ang anak ko? Sunod-sunod nga na tanong ng ginang sa doktora. Hinawakan naman siya sa balikat ni Doktora Mendez, saka sumagot nga, thank God, she's fine now. Pero, sabi nga ng doktora, nagsalubong naman ang mga kilay ni Doña na naudlot na sasabihin yun ng doktora sa kanya. Pero ano, Doc? What happened? Tanong nga ni Doña Isabela. Naisipan naman ni Doc Mendez na sa opisina na nga niya ituloy ang pag-uusap upang mas mailahad na nga niya ng maayos sa kaibigan ng nangyari kay Erica. Kaagad namang sumang-ayon si Doña Isabela, saka sumama na nga sa loob ng opisina ni Doc Mendez. Nang makarating na nga sila roon, ay malaya nang ikinuwento ni Doc Mendez ang nangyari kay Erica sa kanyang inang si Doña Isabela. Isabela, mga tanod ang nagdala kanina rito kay Erica. May malaki siyang tama sa ulo at hinala ng mga tao na inano dito ng malakas na alon papunta doon sa ilog na pinagkitaan sa kanya. Mabilis nilang isinugod dito sa Erica nang maramdaman nilang may pulso pa ito. Sakto lamang na at narito pa ako kanina. Kaya namukaan ko kaagad ang anak mo. Nahirapan pa akong i-revive siya kanina dahil talagang nawawala ang pulso niya. But thank God, she survived. She's brave like you. Paliwanag nga ng doktora. Hindi na nga napigilan pa ni Doña ang mapaluha sa mga narinig. Hindi niya lubos maisip na ganoon ang pinagdaanan ng kanyang anak sa buong magdamag. At ang tanging sinisisi niya lamang sa nangyari ay si Terence, dahil ito lang naman ang kasama niya buong maghapon. Thank you so much, Doc Mendez. I don't know how to express my gratitude to you for saving my daughter's life. I owe this to you. Naluluhang sambit nga ni Doña Isabela sa doktora. Naalala naman niya kaninang may nais pang sabihin ng doktora, kaya muli ay nag-usisa nga siya rito. Doktora, yung kaninang sasabihin mo, ano yon? Usisa nga ni Doña Isabela. Erica is safe now, but she suffered the temporary amnesia dahil sa malakas na impact ng pagkakatama ng kanyang ulo sa kung saang matigas na bagay ay nagdulot ito ng matinding trauma sa loob ng kanyang ulo, pero this is just temporary at sooner or later naman ay posible na nga ring bumalik ang kanyang mga alala. Paliwanag nga muli ni Doc Mendez. Sa narinig na yun ay muling nakaramdam nga ng galit si Doña Isabela sa binatang si Terence, dahil para sa kanya ay ang lalaki ang may punot dulo nga nitong lahat. Sa loob niya ay hindi ito mangyayari sa kanyang anak kung tumigil na sana si Terence sa kahibangan niya na nababagay nga siya sa kanyang anak na si Erica. Samantala, patuloy pa nga rin ang paghihintay ni Terence sa may pampang at nagbabaka sakaling muling makikita roon ang kasintahan. Minsan pa nga ay solo siyang namamangka at doon ay hinahanap pa nga rin ang kanyang nobya. Kahit may alam na nga ang mga rescuer sa nangyari kay Erica, ay hindi na nga nakialam pa ang mga ito dahil nabayaran na nga ng Doña ang kanilang katahimikan at inutusang hayaan nga ng mabaliw sa kahahanap nga si Terence, dahil yun lamang ang nararapat sa lalaki. Ang paniwalain nga ang kanyang sarili na muli pa nga niyang makikita ang dalaga kahit na may pagka-imposible na nga mangyari, dahil hawak na nga ng Doña ang kanyang sariling anak at sisiguraduhin niyang hindi na nga muli pang magkukrus ang landas ng dalawa, lalo na ngayong walang maalala nga ang babae. Walang araw na hindi nagpunta nga si Terence sa bahay nila Erica upang siguraduhin naroon na nga ang dalaga. Matyaga nga siyang naghihintay ng muling pagkikita nila ni Erica, ngunit ni Anino ng dalaga ay hindi na nga niya nakita pa kahit napabalik-balik nga siya. Nang makalabas na nga sa ospital, si Erica ay minarapat na nga lamang ng Doña na siya na ang personal pa na mag-alaga sa kanyang anak. Mabuti naman. At may malay ka na, anak.
Tanungan ni Doña Isabella kay Erica na punong-puno nga ng pag-alala. Mom, what happened to me? Bakit wala akong maalala? Nagugulo ang tanungan ni Erica sa kanyang ina. Nung nasa ospital pa nga lamang, ay nagkamalay na nga si Erica at doon, ipinaliwanag na nga sa kanya ng doktora ang kanyang kondisyon at doon na nagpakilala si Doña Isabella bilang kanyang ina. Kaya nang makauwi nga sila ay tanging si Doña Isabella na nga lamang na kanyang ina ang kanyang naaalala. Umupo naman saglit ang ginang sa gilid ng kama ng anak upang tabihan ito. Hindi ba na-explain na sa iyo ni Doc Mendez? And don't worry anak, maalala mo rin ang lahat. Don't force yourself dahil baka lalong mahirapan ang isip mo para makaalala. I-relax mo muna ang iyong sarili at magpahinga ng mabuti. Dahil ang mahalaga, narito ako ngayon upang ako ang mag-aruga sa'yo. Sisiguraduhin kong hindi ka na muli masasaktan anak. Mahal na mahal kita at walang klase ng pagmamahal na makakalampas o makakapantay man lamang sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Tila nakumbinsi naman si Erica sa sinabi ng kanyang ina, kaya nagbigay na nga lamang ito ng isang maluwag na ngiti at hindi na nag-usisa pa. Sinamantala nga ni Doña Isabella ang pansamantalang pagkawala ng alaala ng kanyang anak upang tuluyan nangang maalis sa isipan ng dalaga na minsan na nga siyang nagmahal at ang taong din yun ang dahilan kung bakit nasa ganoong sitwasyon nga si Erica. Nang sumunod na araw, ay natsyempohan na nga ni Terence sa may gate ng mansyon ng Doña. Ginang Isabella! Tawag nga ni Terence. Sa pagkakataong ito ay ayaw na nga rin magtago ng ginang upang tumigil na nga rin sa kahahabol si Terence sa kanyang anak. Ang lakas naman ng loob mo na magpakita pa sa akin. Kahit maglupasay ka pa riyan, wala nang Erica pa ang mapapakita sa'yo dahil pinatay mo na siya. Wala nang anak ko. Galit at mariin ngang sambit ni Ginang Isabella kay Terence. Kasalukuyang nakahawak nga si Terence sa rehas ng malaki at mataas na gate ni na Doña Isabella na animoy isang batang nakikiusap at nagmamakaawa. Anong ibig niyong sabihin? Napinatay. Nasaan po si Erica? Ilabas niyo si Erica pakausap. Gusto ko lang siyang makita. Pagmamakaawa nga ni Terence. Ngunit na natili ang pagmamatigas ng Doña at pinalabas na nga niyang patay na nga ang kanyang anak na si Erica. Namatay sa pagkalunod, ang anak ko. Masaya ka na? Kung hindi mo ipinilit yung kahibangan mo, eh di sana buhay pa ngayon ang aking anak. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to. Hindi kita mapapatawad, walang kapatawaran ang ginawa mo. Kaya lumayas ka na riyan dahil kailanman ay wala ng Erica pa ang magpapakita sa'yo. Galit na sambit nga ni Doña Isabella at tuluyan na ngang tinalikuran ang anak. Hindi pa rin makapaniwala si Terence sa sinabi ng ginang kaya nagpatuloy pa nga rin ito sa pagsigaw sa kanyang kinatatayuan hanggang sa kaladkarin na nga siya mismo ng mga gwardiya papalayo sa lugar. Umuwing luhaan nga si Terence at daladala pa nga rin ng mga salitang binitawan ng ginang kung tunay man ngang patay na nga si Erica ay marahil siya na nga mismo ang mag-aalis sa kanyang sarili ng pagkakatoon na patawarin nga ang kanyang sarili sa nangyari kay Erica. Ngunit magpaganon pa man, ay umaasa pa nga rin siya na isang araw ay muling babalik sa kanya ang kanyang nobya at magbabago ang isip at sinabi ng ginang ni hindi na nga niya may pagpatuloy pa ang buhay dahil sa matinding isipi na yon na buhat ng malagim na trahedya na nangyari nga sa kanyang nobyang si Erica. Mahal na mahal ni Terence si Erica at pinangako nga niya sa kanyang sarili na ito na nga ang una at huling babaeng kanyang mamahalin saan man siya dalhin ang tadhana sa mga sumunod pang panahon. Habang lumilipas nga ang mga araw, ay may napapansin namang pagbabago si Doña Isabella sa kinikilos ng kanyang anak na si Erica. Maging ang timbang nito ay nagbabago na nga rin at nagkakaroon na nga ng laman. Lumakas din itong kumain ngayon at kung ano-ano na nga rin ang hinahanap. Habang nananghalian nga sila, ay bigla na nga lamang napahinto sa pagkain si Erica. Saka nabahawak nga sa kanyang bibig at kumaripas na nga ng takbo papuntang banyo. Erica! Banggit nga ni Doña Isabella. Saka sinundan nga ang anak. Doon niya nadatnan si Erica na nangihina na nga sa pagsusuka. Lalong musbong ang matinding pagdududa ni Doña Isabella sa nangyayari kay Erica. Malakas ang kanyang hinala na nagdadalang tao na nga ang kanyang anak. Erica, after this we're going to Doc Mendez. Hindi na normal yung nangyayari sa'yo.
We need to figure this out kung bakit ka nagkakaganyan. Pagalit nga na saad ni Doña Isabella kay Erica. Hindi na nga rin nakasalita pa ang dalaga dahil sa hilo at pagsasukan na nararamdaman niya na nagdulot sa kanya ng matinding panghihina ng katawan. Katulad ng sinabi nga ni Doña Isabella, kaagad nga silang nagtungo sa doktor upang ipasuri ang nangyayari kay Erica at doon na nga nila na lamang 3 linggo nang nagdadalang tao si Erica. Pagka-uwi sa mansyon ay doon nga kinumpronta ni Erica ang kanyang ina. Mom, buntis ako? Pero sino ang ama? Ano po ba ang alam nyo na hindi ko alam? Usisa nga ni Erica sa kanyang ina na punong-puno na nga ng pagtataka at pagdududa. May nobyo ka, pero niloko ka lang niya. Kaya ka napahamak ay dahil sa kanya nang mahuli mo sila ng babae niya sa akto noon. Tsaka ako kumaripas ang takbo papalayo at sa bilis ng pangyayari natagpuan ka na nga lamang sa tabing ilog na walang malay. Wala siyang kwentang lalaki, Erica. Sinaktan ka niya at hindi ko nahahayaan pang maulit yun. Mariing sabi nga ni Doña Isabella. Sumagot naman kaagad si Erica. Yun din ba yung lalaki na nagsisisigaw riyan sa labas noong isang araw? Kunot noong tanungan ni Erica. Oo, pero huwag ka nang magalala dahil kailanman ay hindi na nga siya makakatuntong pa sa ating pamamahay. Bubuhayin natin ang bata at aalagaan. Pwede naman siyang mabuhay nang walang ama at isa pa yun, narito naman ako. Hindi kita pababayaan, anak. Hindi ko na makakaya pa kapag may nangyari pa ulit sa iyong masama nang dahil lamang sa lalaking yun. Wika nga ni Doña Isabella. Umiwas naman ang tingin si Erica sa katumingin nga ng malayo at napaisip. Wala na talaga siyang maalala sa mga nangyari. Ni hindi niya mamukaan nga ang lalaking nakita niya noong isang araw. Ni hindi nga niya matandaan na may laman na pala ang kanyang tiyan. Naiinip na nga rin si Erica sa muling pagbalik nga ng kanyang mga alaala na tila hindi naman umuusad at walang pagbabago. Hirap na nga siya sa kanyang nararamdaman at pinagdaraanan. Kahit pa masamang tao ang kanyang nobyo katulad ng sinabi ng kanyang ina, ay may kung ano pa rin sa kanyang puso na gusto pa nga rin itong makilala at nagbabaka sakaling matulungan ito ang dalaga na muling maibalik ang kanyang alaala. Ngunit sa kabilang banda, kung tunay man na niloko lamang siya ng kanyang nobyo at ito ang dahilan kung bakit ito napahamak, ay mas gugustuhin na nga lamang niya na lumayo rito at buhayin na nga lamang mag-isa ang bata at tuluyan na ngang huwag pilitin pang ibalik ang kanyang mga alaala. Gulong-gulo ngayon ang isip ni Erica. Hindi niya alam kung paano muli magsisimula sa buhay, kung paano haharapin ang kinabukasan sa oras na iluwal na nga niya ang kanyang anak. Samantala, tila tama nga ang pagtataka ni Erica kung bakit parang hindi naman siya gumagaling. Dahil yon sa kanyang inang si Doña Isabella, hindi nito pinapainom sa kanyang anak ang mga gamot para mas mabilis makabalik ang alaala nito. Sinadya niya itong harangan para sa pansariling kagustuhan na hindi na muling maalala nito ang kanyang nobyong si Terence. Gagawin lahat ni Doña Isabella ang kanyang makakaya para hindi na nga muli pang magkrus ang kanilang mga landas. Habang lumilipas nga ang mga araw ay unti-unti na nga ring lumalaki ang tiyan ni Erica. Ngunit kapalit naman ito ang madalas ng pagkakasakit ng kanyang inang si Doña Isabella. Mom, napapadalas na yata ang pagsama ng pakiramdam niyo ngayon, ah. Mahinahong saad nga ni Erica sa kanyang ina na kasalukuyang nakahiga nga sa kanyang kama. Ayos lang ako, anak. Huwag mo na akong intindihin pa. Magagaling din ang aking mga doktor at kayang-kaya nila akong pagalingin. Sagot naman ni Doña Isabella na tila hinang-hina na nga ang katawan. Pero pabalik-balik lang din, Mom, yung paghahilo mo. Ano kaya kung magpatingin na tayo sa iba? Nag-aalalang tanong nga ni Erica. Simula nang dapuan nga ng sakit ang kanyang ina, ay unti-unti na nga ring napapabayaan ang kanilang mga negosyo. Sa katunayan ng ilan sa mga ito ay nagsarado at nalugi na nga, kaya masasabing unti-unti na nga nangihina ang kanilang mga pinagkakakitaan. Hindi naman ito masalo ni Erica dahil sa kanyang sitwasyon, ang tanging ang ina lamang ang may kakayahan na nga sa ngayon na patakbuhin ng mga to. Hanggang sa isang araw ay tuluyan na ngang hindi kinaya ni Doña Isabella ang cancer sa kanyang sarili na nararanasan, kaya bumigay na nga rin ang pangangatawan nito at tuluyan na ngang nawala ang kanyang lakas. Binawian nga ng buhay ang Doña na hindi man lamang nasisilayan ang kanyang unang apo na iluluwal na nga rin sa susunod na buwan. Labis-labis ngayon ang paghihinagbis ni Erica
Sa pagpanaw ng kanyang ina at ngayon ay tila hindi na nga niya alam ang kanyang gagawin. Niwala man lamang na ipamana sa kanyang kanyang ina dahil sa kusa na ngang kinuha ng bangko ang kanilang mga natitirang yaman at ari-arian dahil sa malaking pagkakautang ng kanyang ina noong nabubuhay pa nga siya. Niluwal niya ng maayos ang kanyang anak, kusang tumulo ang mga luha ni Erica nang makita nga ang malaanghel na mukha ng bata at malambing na tono ng boses na pag-iyak ng sanggol. Tila muling nagkaroon nga ng bagong dahilan si Erica upang magpatuloy sa buhay. Ito ang biyayang kailanman ay ipagmamalaki niya sa lahat. Kahit wala nga siyang karamay, sa mahalagang pangyayari na yon sa kanyang buhay ay itutuloy pa nga rin niya ang hamon ng buhay at mas tatapangan pa nga niya ngayon para sa kanyang anak. Ma'am Erica, maraming salamat po sa lahat-lahat. Pero ipagpaumanhin ho ninyo na may pamilya rin po kaming binubuhay kaya sa ngayon po ay hahanap po muna kami ng ibang mapapasukang trabaho. Wika nga ni Aling Belen, ang pinakamatagal na nga nilang kasambahay. Ilang buwan na nga rin kasing hindi nakakasahod ang kanilang mga tauhan dahil wala namang maibigay pa si Erica dahil walang-wala ngang laman ang kanyang mga bank accounts. Kung may natitira man ay tamang-tama lamang sa kanilang mag-ina para sa mga susunod na gastusin sa hinaharap. Kaya nagdesisyon na nga si Erica na tapatin na nga ang mga kasambahay dahil naaawa na nga rin siya sa mga ito dahil mga pamilyadong tao rin. Nauunawaan ko ho, Aling Belen. Nauunawaan ko ho ng lubos ang sitwasyon niyo. May pamilya rin ho kayong binubuhay, kaya karapatan niyo na humanap ng iba kung wala na akong may bibigay sa inyo. At kung may dapat man pong magpasalamat dito ay walang iba, kundi ako yon. Utang ho namin ang buhay namin sa inyo. Maraming salamat po sa inyong serbisyo sa aming pamilya sa loob ng maraming taon. Ngunit sa ngayon, kailangan po muna talaga nating maghiwa-hiwalay. Hindi ko ho kayo makakalimutan. At tuluyan na ngang lumuhang mga mata ni Erica. Ngayon ay mag-isa na nga lamang siya sa buhay. Walang katuwang at karamay. Sa paglipas ng mga araw ay doon na nga siya nakakaramdam ng hirap, lalo pa at sanggol pa lamang ang kanyang anak. Ngunit magpaganon pa man, ay masaya nga siya kahit nalabis na nga nanihin nahihirapan dahil doon nasusukat ang kanyang pagiging ina. May mga alaala na nga rin unti-unting bumabalik kay Erica, ngunit hindi pa nga rin kabilang doon ang alaala niya kay Terence. Habang lumalaki ang batang babae na pinangalanan nga ni Erica na Tintin, ay siya namang unti-unti na nga rin nakakabangon si Terence sa kahirapan. Sa angking talino at galing sa pagnenegosyo ay napagtagumpayan nga ni Terence ang kanilang kurso at nang makahanap at makapag-ipon ay nagtayo nga siya ng isang maliit na negosyo na ngayon ay isa na nga sa tinitingala at kinikilala ng mga business tycoons. Makalipas ang maraming taon ay tuluyan na ngang nagbago ang buhay ni Terence at ngayon ay nagkakaroon na nga ng pangalan sa mundo ng pagnenegosyo. Terence, congratulations! Your event is definitely successful. Everyone here is so proud of you. Ano bang sikreto? Parang hindi mo naman na-mention kanina. Pabirong saad pa nga ni Mr. Gomez, isa ring negosyante. Well, Mr. Gomez, the secret to success naman is simply hard work and patience. I don't need to mention it dahil alam ko namang everyone here is very hardworking and dedicated, kaya nga isa na rin kayo sa mga tinitingala ng mga tao. Nakangiting sagot naman ni Terence. Pero sa kabila ng tagumpay mo, parang wala pa kaming nababalitaan na magiging kabiyak o katuwang mo sa pagpapatakbo ng mga matagumpay mong negosyo. Kailan ka nga ba mag-aasawa, Mr. Terence? Pabirong saad naman ang isa. Napatawa na nga lamang si Terence sa kasumagot. Ang tanging masasabi ko lang, love can wait. Sige na, maiwan ko na po kayo, I'll go ahead. At yun na nga lamang ang tanging nasabi ni Terence sa katuluyan na ngang tumalikod at nagtungo na nga sa iba pang mga bisita. Kahit na nakamta na nga ni Terence ang rurok ng tagumpay na matagal na nga niyang inaasam-asam at pinapangarap, may isang bagay pa rin na kailanman sa tingin niya ay hindi na nga niya maaabot, at yun nga ay ang maibalik muli ang mga alaala kasama si Erica na habang buhay ng napako sa kanyang nakaraan. Noon pa man ay hindi na nga siya kumbinsido sa sinabi ni Doña Isabella na wala na nga si Erica.
Wala namang naipakitang pagpapatunay noon ang ginang kaya naniniwala siyang buhay pa nga ang kanyang dating nobyang si Erica. Sinubukan din niya na bumalik noon sa mansyon ngunit may iba na ngang nakatira roon dahil noon pa lamang nakaramdam na nga si Erica ng paghihirap sa sitwasyon nila ng kanyang anak. Napagdesisyonan na nga rin niyang ibenta ang kanilang natitirang ari-arian at natatanging alaala ng kanyang ina sa kalumipat na nga sa ibang lugar. Sa kabilang banda, ibang-iba naman ngayon ang kalagayan ng buhay ni Erica. Nangungupahan na nga lamang sila ng kanyang 8 taong gulang na anak na si Tintin dahil wala namang alam gawin masyado sa buhay si Erica dahil lumaki nga na napapaligiran ng mga kasambahay at walang ibang alam na trabahuin ang babae kung kaya't pinag-aralan na nga lamang niya ang pagluluto at ito na nga ang kanyang ginawang hanap buhay. Tintin anak, makikiabot nga ako ng hari na riyan sa may kahon. Mahinahong utos nga ni Erica sa kanyang anak na si Tintin na kasalukuyang tumutugtog nga ng flute. Ito kasi ang paborito niya na instrumento na tugtugin. Opo, Nay, saglit lang po. Tumayo na nga si Tintin sa kakinuha na nga ang harina sa kahon at iniabot na nga niya sa kanyang ina. Umupo naman ang bata sa may upuan, sa may kusina at inusisa na nga lamang ang ginagawa ng kanyang ina. Nay, ano po yung ginagawa niyo? Usisa nga ni Tintin sa ginagawa ng ina. Nag-i-eksperimento ako ng bago nating menu para hindi naman manawa ang ating mga customer. Nakangiting tugon naman ni Erica sa kanyang anak. Mukhang masarap, Nay. Ako po ang unang titikim, ha? Maligayang sabi pa nga ni Tintin. Aba, syempre naman. Ikaw kaya ang lucky charm ko at ang aking best taster. Saad naman ni Erica sa anak na si Tintin. Bukod rin sa pag-aaral ay kinahiligan nga din ng batang pagtugtog ng flute sa daan. At dahil nga sa hilig niya iyon, kahit na papaano ay kumikita nga siya at malaking tulong ito para sa gastusin nilang mag-ina. Ilang beses na nga rin itong pinagbawalan ni Erica na tumugtog sa daan dahil delikado ngunit tila ayaw paawat ng bata dahil ito talaga ang gustong gawin ni Tintin kahit nasa murang edad pa lamang. Nay, nga pala, baka punin po ako ng uwi mamaya. Paalam nga ni Tintin. Napahinto naman si Erica sa kanyang ginagawa. Anak, hindi ba ilang beses ko nang sinabi sa'yo na mariin kong tinututulan ang pagtugtog mo sa daan? Napakadelikado ng ginagawa mo, anak. At hindi naman sa lahat ng oras ay mababantayan kita ron. Alam kong gustong gusto mo yan, anak, at hindi naman kita pinipigilan sa pagtugtog. Pero, hindi ko naman mapapayagan yan. Isa pa, 8 taong gulang ka pa lamang at babae pa. Ano na lang ang sasabihin ng mga makakakita sa'yo na pinababayaan kita? Kaya anak, ako na ang nakikiusap sa'yo. Ituon mo na lamang muna ang atensyon mo sa pag-aaral at hindi rin naman kita inuobliga na gawin yan para lang kumita ng pera. Kaya nga ginagawa ko ang lahat para matugunan lahat ng pangangailangan mo, hindi ba? Hayaan mong ako na ang gumawa ng paraan, anak, dahil responsibilidad ko yon bilang magulang mo. Malumanay na paliwanag nga ni Erica sa kanyang anak na si Tintin. Bigla namang lumungkot ang reaksyon ng mukha ni Tintin sa kanapayo ko na nga lamang. Naawalan po kasi ako si inyo, Nay. Ikaw lahat ang gumagawa ng paraan para lamang makaraos tayo sa isang araw. Nasaan pa kasi si tatay? Bakit ikaw lang ang magulang ko? Hindi ba dapat kapag may nanay, may tatay din? Dapat may katuwang ka, nanay. At tuluyan na ngang umiyak ang batang si Tintin. Nahabag naman ang loob ni Erica sa sinabi ng kanyang anak. Alam niya sa sarili na noon pa lamang ay darating at darating nga ang pagkakataon nito na mahanap na nga at magtatanong ang kanyang anak. Ngunit paano niya ito sasagutin kung hindi niya alam kung saan pupulutin ang kasagutan? Ngayon pa nga na napapadalas na ang pagsagi sa panaginip ni Erica sa inang isang lalaki na tila gumagana ang kanyang pakaramdam sa tuwing napapanaginipan niya ito. Hindi niya mawari ang atsura dahil malabo nga sa kanyang isipan ang pagkakakilanlan ng lalaki. Wala siyang maisagot sa anak kaya nilapitan na nga lamang niya ito at niyakap ng mahigpit. Patawarin mo ako, anak. Alam kong nahihirapan ka na rin, pero sinisikap kong tuluyan ang maalala ang lahat nang sa ganun ay malaman ko na ang nakaraan ko. Pero sa ngayon, hayaan mo kong ako na muna ang magsilbing nanay at tatay mo sa'yo. Mahal na mahal kita, Tintin. Lahat gagawin ko para sa ikabubuti mo, anak. Saad nga nito.
Dahil matalinong bata naman si Tintin, kaagad naman niyang naunawaan ang kanyang ina. Nauunawaan niya ang sitwasyon nito na hanggang ngayon ay hindi pa nga rin nakakaalala. Ngunit hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mag-ina para makilala pa nga nilang lalaking inilayo sa kanila ng tadhana. Sa kabilang banday, araw ng Sabado at walang pasok sa natintin. Nagpaalam na nga rin saglit sa Erica rito upang mag-deliver ng mga packed breakfast at lunch sa kanilang munisipyo. Dahil walang kasama sa bahay ay inabala na nga lamang ni Tintin ang kanyang sarili sa paglalaro ng manika. Pinagbawalan din kasi siya ni Erica na lumabas at ipilit ang gusto nitong tumugtog ng flute sa daan. Habang naglalaro ay hindi maiwasan ni Tintin na mapatingin sa kanyang flute. Tila minamagnet nga siya nito at hinihila papunta sa labas upang tumugtog. Ngunit sa tuwing sasagi nga ang mukha ng kanyang ina sa kanyang isipan ay umiiwas na nga lamang siya nang tingin dito. Ilang sandali pa ay hindi na nga namamalaya ng bata muli na nga niyang hawak ang kanyang flute at napapaisip na nga muli na lumabas. Mamaya pa naman siguro ang uwi ni nanay. Kung alis ako ngayon, makakabalik na rin ako kaagad. Bibilisan ko na lang siguro para madatnan pa rin ako ni nanay dito para hindi ako malagot. Mahinang sabi nga ni Tintin sa kanyang sarili habang nakatingin nga sa hawak-hawak na flute. Tuluyan na nga niyang sinuway ang kanyang ina at lumabag na nga sa bilin at utos nito na lumabas ng bahay. Muli siyang pumuesto roon sa lugar na lagi nga niyang pinupuestohan sa harap ng isang mataas na gusali at doon nagumpisa na nga siyang tumugtog. Tunay nga na napakatalentado ng batang ito pagdating sa pagtugtog ng flute. Noon pa man ay naging interesado na nga siya rito dahil sa subject nila na music. Pinag-aralan nga ito ni Tintin at ngayon ay naging eksperto na nga sa pagtugtog nito. Napapamangha naman sa kanyang mga taong dumaraan. At ang iba naman ay napapatigil pa nga rito upang panoorin siya. Nagsimula na nga rin magbigay ng barya at papel na pera ang mga nakakanood kaya lalong ginanahan nga si Tintin. Aliw na aliw sa kanyang mga tao. Kaya hindi na nga rin nila maiwasang hindi ito kunin ng video para mas lalong sumikat at makilala nga ang bata. May mga nagre-request na nga rin ng ilang piyesa at kagad naman itong napapaunlakan ng bata. Nang sandaling humupa nga ang tao at nagpahinga na nga ng ilang sandali si Tintin ay may umagaw nga naman ng kanyang atensyon. Mga ilang kahina-hinalang lalaki na may kung anong bag ang ipinapasok sa loob ng isang itim na kotse. Napakunot ang kanyang noo sa pagtataka dahil sa kakaibang kinikilos ang mga lalaking yon. Ang isa pa rito ay nagmamasid nga sa paligid habang ang dalawa naman ay pilit na binubuksan ang pinto ng kotse. At nang mabuksan nga nila, ay doon na nga sila may inilagay sa loob nito at mabilis na nga rin umalis. Gusto na nga sanang umalis na Tintin dahil marahil nakauwi na nga ang kanyang ina at siguradong hinahanap na nga siya. Ngunit may nag-uudyok nga sa kanya na hintayin ang nagmamay-ari ng kotse upang sabihin nga ang kanyang nakita. Maya-maya pa'y dumating na nga rin ang lalaki na marahil ito na nga ang nagmamay-ari ng kotse. Kaagad nga ang nilapitan ito ni Tintin. Sir! Sigaw nga ng bata papalapit sa lalaki. Napalingon naman kaagad sa kanyang lalaki ni si Terence pala. O iha, bakit? Nagtatakang tanong nga ni Terence kay Tintin. Noong una akala nga niya ay namamalimos nga ang bata, ngunit noong kukuha na nga siya ng pera, ay kaagad itong tinanggihan ng bata. Sir! May nakita po akong tatlong lalaki kanina na may nilagay po dyan sa loob ng sasakyan nyo. Sumbong nga ng bata kay Terence. Dahil bata ay hindi kaagad naniwala si Terence ngunit chinek na nga rin niya ang loob ng sasakyan kung tunay nga ba ang sinasabi ng bata. Pagkabukas nga niya ng pinto, ng sasakyan ay doon kaagad bumungad sa kanya ang isang itim na bag. Doon ay nagsimula na nga siyang kabahan kaya napatingin nga siya sa bata. Mabilis nga niyang binuksan ang bag na yon at doon bumungad sa kanyang isang device at hindi siya maaring magkamali na isa itong uri ng pampasabog. Ilang minuto na nga lamang ang nalalabis sa device na yon at posible na nga itong sumabog. Mabuti na lamang at may alam na nga ang ganito si Terence kaya kagad niyang naputol ang linya na kumokonekta rito. Habol naman ang hininga ni Terence na tumingin sa bata. Salamat! Maraming salamat. Utal na pa sa salamat nga ni Terence sa bata.
Hindi makapaniwala si Terence na nasalba na nga ng isang batang paslit ang kanyang buhay sa bingit ng kapahamakan. Ngumiti lamang sa kanyang bata. Sabi sa inyo kanina pa lang po ay masama na po ang kutub ko sa tatlong lalaking yun. Mabuti na lamang talaga na inuna ko kayong hintayin kaysa sa galit ng nanay ko. Sige po, mauna na po ako. Mag-iingat po kayo Sad pa nga ng cute na bata. Tatalikod na nga sana siya nang pigilan nga siya ni Terence. Saglit lang, maaari bang ihatid na lamang kita bilang kabayaran sa naging pagtulong mo sa akin? Habang tinititigan nga rin niya ang bata, ayun nga ang sinabi niya. Tanging mukha lang ni Erica ang kanyang nakikita. Napapailing na nga lamang siya sa kanyang iniisip dahil napaka-imposible na magkaroon ito ng connection sa dati niyang kasintahan. Napanguso naman ang bata at napaisip. Madilim na nga rin sa daan kaya delikado na nga rin kung maglalakad siya mag-isa. Pauwi kaya pumayag na nga rin siya sa alok ng lalaki. Sige po, ituturo ko na lamang po sa inyo ang direksyon ng aming bahay. Malapit lang naman po yun mula rito Wika nga ni Tintin saka sumakay na nga siya sa sasakyan ni Terence. Samantala nakauwi na nga si Erica sa bahay at abot-abot na nga ang pag-aalala niya sa anak. Halos hindi na nga siya mapakali dahil ilang oras na nga rin hindi bumabalik ang kanyang anak. Maya-maya pa ay tumigil na nga ang isang sasakyan sa harap ng kanilang apartment at kaagad na lumabas si Erica. Bumaba naman kaagad ang bata sa sasakyan saka kumaripas ang takbo patungo sa kanyang ina. Nanay! Nanay! Sigaw nga ni Tintin. Diyos ko po, saan ka ba nang galing na bata ka? Hindi ba usapan na nating hindi ka maaaring lumabas? Bakit sinuway mo pa rin ako? Sobrang tigas ng ulo mo, Tintin. Pagalit na saad nga ni Erica sa anak ng may pag-alala. Sa kabilang banday na natili pa nga rin sa loob ng sasakyan, si Terence habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Erica. Bumilis nga ang tibok ng kanyang puso sa nakikita niya ngayon. Sigurado nga siyang ito si Erica na dati niyang kasintahan. Ngunit ano ang nangyari sa kanya? Katanungang namutawi nga sa isipan ni Terence. Patawad po, Nay. Uuwi na po sana ako pero hinintay ko pa po si Sir na dumating para isumbong po yung tatlong mga bad guy na naglagay po ng bomba sa sasakyan niya. Kwento nga ni Tintin. Napatingin naman si Erica sa may driver's seat na kasalukuyang nakasarado pa rin ang bintana kaya hindi na nga mamukaan ng babae ang tinutukoy ng kanyang anak. Ano bang sinasabi mo, Tintin? Anong bomba yan? Kunot noong sambit nga ni Erica habang nakapako pa rin ang tingin sa sasakyan. Ilang sandali pa'y humugot na nga rin ng lakas ng loob si Terence at nakakuha na nga ng pagkakataon para bumaba ng sasakyan. Pagkababa nga niya ay napatulala naman sa kanya si Erica. Mas lalong nagsalubong ang mga kilay ng babae nang pagmasdan nito ang mukha ni Terence na kasalukuyang nangingislap nga ang mga mata dahil sa mga luhang unti-unti nangang namumuo rito. Pilit na inaalala nga ni Erica ang mukhang yun na alam niya sa kanyang sarili na pamilyar ito at minsan na nga niyang nakita. Good evening, miss! Utalabungat nga ni Terence. Umusbong ang pagtataka kay Terence dahil tila hindi siya nakikilala ng babae. Hindi ganitong reaksyon ni Erica ang inaasahan niya. Lalo na at naging palaisipan sa kanyang lahat. Sumagot naman kaagad si Erica. Good evening din. Ano po bang sinasabi ng aking anak? At saka, nagkita na ho ba tayo? Parang pamilyar kayo sa akin Naguguluhang tanong pa nga ni Erica kay Terence. Hindi naman malaman ng binata kung paano niya sisimulan ang paliwanag sa babae lalo pa ngayon na napatunayan na nga niyang hindi nga siya nito naalala base sa mga katanungan nito. Maraming katanungan na gusto nga niyang itanong at nangangailangan ng kasagutan ngunit hindi niya alam kung paano at saan sisimulan. Ngunit kung papalipasin ni Tony Terence ay baka hindi na nga niya makita muli ang magina. Napatingin din siya sa bata at napaisip na posibleng anak nga niya si Tintin. Kaya nakiusap na nga siya sa babae na kung pwedeng makausap ito kahit na ilang oras lamang. Maari ko ba kayong makausap? Kahit ilang oras lang? Maginoong tanong nga ni Terence. Tumango naman si Erica dahil may kung ano rin sa kanya na gusto ngang makilala ang lalaki. Nararamdaman nga niya ang malalim na koneksyon na nagdurugtong sa kanila. Naramdaman din niya
ang hindi maipaliwanag na pangungulila na namumatawi sa kanyang isip at damdamin kung bakit niya nararamdaman yon. Nang makapasok nga sila ay kaagad na ngang pinaupo ni Tintin ng lalaki sa kanilang sofa at kumuha naman ng maiinom si Erica upang ialok nga sa lalaki. Uminom ho muna kayo, wika nga ni Erica sabay inilapag nga ang baso sa may mesa. Nakatitig pa rin si Terence kay Erica, hindi siya mawaglit sa kanyang tingin kahit na ilang minuto dahil natatakot nga siya na baka sa pagkurap o pag-iwas niya nang tingin ay muling mawala ito sa kanyang paligid. Natatakot siya na muling mawala si Erica katulad noong nangyari sa kanilang trahedya ilang taon na nga ang nakakaraan. Umupo na nga rin si Erica sa kahuminga ng malalim. Nasa gilid lang din si Tintin at pinagmamastan nga ang dalawa. Ilang segundo ring tahimik ang lugar at hindi malaman ng dalawa kung sino ang mauunang magsalita. Erica, panimula nga ni Terence na medyo nauutal pa nga. Natawag nga ni Terence sa kanya. Binanggit na nga niya ang pangalan ng babae na ipinagtaka naman ni Erica dahil hindi niya maalalang nagpakilala siya rito kanina. Bakit mo ko kilala? Kunot noong tanong nga ni Erica. Wala ka ba talagang natatandaan? Muling tanong nga ni Terence. Doon ay nagsisimula na nga magkaroon ng tensyon. Hindi ko alam. Sa katunayan, matagal na akong hindi nakakaalala buhat ng maaksidente ako. Nagugulang saad nga ni Erica. Nagtaka naman si Terence sa kanagtanong. Aksidente? Ano ang natatandaan mo sa naging aksidente? Tanong nga ni Terence. Umiwas naman ang tingin si Erica sa katumingin sa malayo. Sabi ni Mommy, mayroon daw akong nobyo at yun daw ang dahilan kung bakit ako naaksidente. Nahuli ko raw sila ng babae niya. At dahil sa nangyaring yun, kumaripas daw ako ng takbo at sa bilis ng pangyayari at sama ng panahon, natagpuan na lamang daw ako sa tabing ilog ng mga tanod. Sinabi sa amin noon ng doktor na nagkaroon ako ng temporary amnesia, pero hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik ang iba kong alaala. Hindi ko na rin alam na hindi ko nga alam kung anong totoo. Basta ang pinaniniwalaan ko lamang ay ang mga sinabi sa akin ng aking ina. Maluhaluhang kwento nga ni Erica kay Terence. Ngayon unti-unting naliliwanagan na nga si Terence na sa buong buhay niya ay pinaniwala nga siya ni Doña Isabella sa kasinungalingan. Pati na nga rin siya na patay na nga si Erica. Pinaglaruan nga ng Doña ang kanilang kapalaran at binilog nga sa kanyang palad. Hindi totoo yan. Mariing pagdedepensa nga ni Terence kay Erica. Napatingin naman sa kanya si Erica. Anong ibig mong sabihin? Tanong nga ng babae. Erica, ako si Terence. Ako ang kasintahan mo. At mariin kong pinapasinungalingan yung mga sinasabi sa'yo ng nanay mo. Hindi totoong may babae ako, Erica. Mahal na mahal kita para lokohin. At kailanman hindi ko magagawa yun sa'yo. Noon pa man ay hadlang na nga sa relasyon natin si Ginang Isabella. Hindi niya ako tanggap para sa'yo dahil mahirap lamang ako at walang ari-arian. O kaya malang maipagmamalaki sa'yo, pero hindi ka nakinig sa kanya. Pinaglaban mo ko, kaya nilakasan ko na rin ang loob ko na ipaglaban ka dahil ni minsan hindi mo ko sinukuan. Pinagpatuloy natin ang ating relasyon, kahit mariin na nga yung hinahadlangan ng iyong ina. Isang araw noon, nangyari ang malagim na trahedya na nagpahiwalay nga sa ating dalawa. Isinama kita sa Isla Puting Bato dahil nabanggit ko sa'yo ang napakaganda na lugar na yon. Nakarating tayo ng ligtas doon kahit may pagbabadya ng paparating na bagyo. Binaliwala natin yun ang panahon dahil sa ganda ng sikat ng araw. Hindi mo talaga naiisip na sasama ang panahon. Doon sa islang yun kauna-unahang may nangyari sa atin. At pagkatapos nun, pagbalik natin sa dalampasigan, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Takot na takot ka nun. Maging ako ay takot na takot din. Ngunit kailangan kong ipakita sa'yo na malalampasan natin yon para hindi tuluyang humina ang loob mo. Ngunit talagang nangyari pa rin ang dapat na mangyari. Nagkahiwalay tayo at tanging ako lamang ang iligtas ng rescue. Simula nun wala na akong naging balita pa sa'yo. Paulit-ulit akong bumalik sa isla, ngunit hindi na kita makita pa. Sinubukan kong puntahan ka sa inyo at magbaka sakaling naroon ka na at nakaligtas ulit. Ngunit paulit-ulit din akong hinarangan ng iyong ina. Pinalabas niya sa akin na patay ka na raw, na pinatay raw kita, na ako raw ang dahilan
nang nangyari sa'yo, hindi ako naniwala, Erica. Dahil alam ko rito, sa puso ko na buhay ka. Naligtas ka. At hanggang sa tuluyan na nga kitang hindi nakita. Pero hindi ibig sabihin na nawala ka na sa akin. At nawala na rin ang pagmamahal ko sa'yo. Kailanman, Erica. Kailanman hindi ka nawala sa puso ko. Itong araw na to, ang pinangarap ko na sana, dumating na at muli kang mayakap at mahagkan. At masaya akong ibalita sa'yo na nagtagumpay ako, Erica. Nagtagumpay. Pinagbuti ko ang pangarap ko dahil yun ang pinangako ko sa'yo. Yun ang pinangako ko kay Ginang Isabela para matanggap na nga niya tayo. Para matanggap na nga niya ako para sa'yo. Naramdaman nga ni Erica ang sinseridad na inilahad nga ni Terence. Dahil maging siya ay nagduda na nga rin noon sa kanyang ina. Ngunit dahil nga ina niya ito ay wala nga siyang choice, kundi paniwalaan nga siya. Dahil ito lang din naman ang kasama niya. Ngayon niya nauunawaan kung bakit ayaw na nga ng Ginang na magkwento patungkol kay Terence. Hindi na nga nakaimik pa noon si Erica Bagkus ay kusa na lamang tumulang mga luha na namuo sa kanyang mga mata. Erica, hayaan mo ako na muling ipasuri sa espesyalista ang kondisyon mo. Kung hindi pa rin talaga lubusang bumalik ang iyong alaala buhat ng nangyaring trahedya, sigurado akong may mali. Sana pumayag ka. Para sa iyo to, gusto kong maalala mo muli ako na minsan na naging bahagi ng alaala mo. Nang sa ganun, maramdaman mo muli yung pagmamahal na sinasabi ko sa'yo. Na totoo ang sinasabi ko. Pumayag ka sana, Erica. Pagsusumamo nga ni Terence. Dahil marami rin katanungan sa isip ni Erica, ay pumayag na nga rin siya sa gusto ni Terence. Gusto rin niyang malaman kung bakit sobrang tagal ng kanyang recovery. Nasabi lamang noon ng doktora ay temporary lamang. Sige, pumapayag na ako. Gusto mo rin malaman kung bakit? Kung bakit wala man lamang akong gamot na iniinom para sa mabilis ang paggaling ko? Gusto mo bang malaman kung ano talaga ang kondisyon ko? Wika nga ni Erica. Katulad ng napag-usapan ay nagtungo nga kaagad kinaumagaan si na Terence at Erica sa ospital kasama ang anak na si Tintin. Nabanggit nga rin ni Terence na narinig nga niya si Erica na tumutugtog ng flute sa isang kalye. Kaya naman bumilis nga ang kabog ng dibdib niya dahil parang pamilyar nga ang tinutugtog ng bata. At yun na nga at nagkakilala nga sila. Mr. Terence, it's glad to see you again. Anong sa atin? Bungad nga ng doktor na matalik na kaibigan ni Terence. It's nice to see you again, Doc Greg. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I'm here to consult some private and serious matter. Sad nga ni Terence. Napatingin naman kaagad ang doktor sa kasama nito na si Erica. Okay, sa office tayo. Nakangiting sad nga ni Doc Greg sa kanila sa kasumunod na nga sila rito. Nang makarating na nga sila roon, ay wala nang pinalampas pang segundo si na Terence, saka nagtanong na nga sa doktor, Doc, this is Erica, my long-lost girlfriend. Sabi nga ni Terence at napatingin naman sa kanya si Erica. Tunay naman na wala silang formal na paghihiwalay, kaya para kay Terence ay sila pa rin talaga. Oh, sounds interesting. Nakangiting sagot naman ng doktor. So anong ikukonsulta nyo? Pagpapatuloy nga ni Doc Greg. She suffered a temporary amnesia for almost 7 years or 8 years ago due to an incident. Pero until now, hindi pa rin siya makaalala. Hindi pa rin malinaw sa kanyang lahat. Ano ang posibleng dahilan kung bakit sobrang bagal ng recovery niya? Usisa nga ni Terence. Muli namang napatingin ang doktor kay Erica. Iha, ano ang mga gamot na iniinom mo? Tila may pagtataka nga na tanong nito. Mahinahong napasinghap na nga lamang siya. Napaisip naman ng ilang segundo si Erica, saka sumagot. Wala po akong iniinom na gamot ngayon, Doc, eh. Hindi na rin po kami bumalik noon sa aking ina for may follow-up check-up dahil sabi nila kusa na lamang daw akong gagaling. Pero wala pong ipinainom na gamot sa akin, ang mami ko. Siya naman po kasi ang nakikipag-usap nun sa doktora, kaya kampante po ako na malinaw na ang lahat doon sa amin. Sagot naman ni Erica. Bakas naman ang pagtataka sa naging reaksyon ng mukha ng doktor. Iha, hindi simpleng kondisyon ang pagkakaroon ng temporary amnesia. Kapag hindi ito nagamot, ay maaaring maging seryosong problema ito hanggang sa tuluyan na ngang hindi makabalik ang mga alaala mo. Marami ka dapat na iniinom na mga gamot para sa posibleng namuong dugo sa loob ng ulo mo. Kaya nakapagtataka
na wala man lamang ni reseta sa inyong gamot ang doktor na tumingin sa'yo. Napaka-imposible nun, iha. Dapat meron dahil yun ang magsisilbing tulong sa'yo para mas mapabilis ang recovery mo. Isa pa, nasabihan ka ba nun na unti-unting kilalari ng mga taong bahagi ng buhay at pagkatao mo? Nahirap mo nang maalala? Tinutulungan ka ba ng pamilya mo na muling maibalik ang maaalala mo? Muling tanong nga kay Erica ng doktor. Napailing na nga lamang si Erica. Wala po. Walang kinuwento sa akin si Mami tungkol sa mga taong naging bahagi ng alaala ko. Sinabi lang niya sa akin na mas mabuti pang wag ko na lang daw pong alalahanin pa ang nakaraan dahil masasaktan lang daw ako. Kaya pinilit ni Mami na mag-focus na lamang ako sa present kong buhay at sa hinaharap. Sagot nga ni Erica. Hindi naman makapaniwala si Terence sa ibinulgar na yon ni Erica. Mas lalong umusbong ang kanyang galit sa ginang para gawin yon sa sarili niyang anak. Oh, sorry to say this, Miss Erica, but your mom did it in the wrong way. Hindi siya nakatulong para sana mapabilis ang recovery mo. Hindi ko alam kung anong rason niya, pero hindi tama yung ginawa niya. Isa lang ang nakikita ko base sa ikinwento mo. Ayaw kanyang gumaling kaya marahil ay siya rin ang humaharang ng mga gamot na dapat ay ininom mo. Sana ay mali ang hinala ko pero yun ang nakikita kong butas sa mga kinuwento mo. Sad nga ng doktor, hindi naman makapaniwala si Erica. At hindi niya lubos maisip na magagawa yun ang kanyang sariling ina. Tuon niya na pagtantong ganito talaga kaayaw ng ginang si Terence para sa kanya para gawin ang kasamaang ito. Para tuluyan nang ang alisin ang binata sa kanyang buhay. Ito ang mga gamot na kailangan mong inumin. This time, make sure na iinumin mo to para magkaroon ng pagbabago ang kondisyon mo. Ang maganda rito, it's not too late. Mr. Terence, kung maaari ikaw na nga ang gumawa nito para sa kanya because she needs real moral support. Wika nga ng doktor sa dalawa. Naunawaan naman ito kaagad ang dalawa. At nang matapos nga nun, ay muli na nga silang bumalik sa kanilang bahay. Mabilis na nagtungo nga si Terence sa kusina upang maghanap nga ng maaaring mailuto upang makainom ng gamot si Erica. Anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong nga ni Erica sa lalaki. Maupo ka lang dyan. Hayaan mo ko naman na mag-alaga sa'yo. Sagot naman ni Terence. Hindi mo naman kailangan gawin yan. Kaya ko na yan. Ikaw ang bisita kaya dapat ako ang magsilbi sa'yo. Wika naman ni Erica. Sandali namang huminto si Terence sa kanyang ginagawa. Matagal na rin akong nangulila sa'yo, Erica. Matagal ko nang hiniling na mangyari to, kaya pakiusap. Hayaan mo kong tulungan kita. Ako naman ang mag-aalaga sa'yo. And this time, promise hindi ko sisirain ang tiwala mo. Lumapit nga si Terence kay Erica. Gusto ko rin sanang ipa-DNA test ang bata. Gusto kong mapatunayan ang anak ko siya na sa akin si Tintin. Sa pangalawang pagkakataon, Erica, sana'y muli mo akong pagbigyan sa aking hiling. Muling pakiusap nga ni Terence. Kitang-kita ni Erica sa mga mata ni Terence na seryoso talaga ito sa kanyang ginagawa. Damang-dama niya ang sinseridad at kagustuhan muli itong makaalala. Kaya sa pangalawang pagkakataon, muli niyang pinagbigyan ang hiling nito. Nang sumunod na araw ay muling bumalik sa Terence kina Erica, daladala ang isang balita. Natapos na nga ni Terence at Tintin ang test at nasa mga kamay na nga mismo ng lalaki ang resulta. Naroon nga silang tatlo sa sala habang hinihintay nga na buksan na nga ni Terence ang brown envelope. Maya-maya patuluyan na nga itong binuksan ni Terence sa katinignan ng resulta. Kumpirmado nga na anak niya si Tintin. Kaya pala nang tumutugtog nga ito ng flute sa kalye ay pamilyar nga ito sa kanya. Labis-labis naman ang galak ni Erica at hindi sinasadyang mapayakap nga kay Terence. Ikinagulat naman ito ng lalaki. Sa kanan laki ang mamata ni Erica, sa kanyang inasta at nang akma na nga siyang kakalas, ay mariin na nga siyang pinigilan pa ni Terence. Sige lang, yakapin mo lang ako. Huwag ka nang kumawala pa. Sobrang saya ng puso ko ngayon dahil sa wakas. Dininig na nga ng Panginoon ang gabi-gabi kong dinarasal na muli kang makita at makasama. Tapos kasama pa natin ngayon ang ating anak. Wala na akong mahihiling pa, Erica. Wala na. Kayo ang buhay at ang lakas ko. Babawi ako sa inyo. Tuluyan na ngang lumuha ang mga mata ni Terence. Ngayon ay mas humigpit pa nga rin ang yakap sa kanya ni Erica. Sali naman po ako sa inyo. Gusto ko rin po kayong mayakap, nanay at tatay.
Sad pa nga ng bata. Ang cute nga niya na sumingit sa kanila. Napatingin naman sa kanya ang dalawa sa kangumiti. Anako, halika, syempre kasali ka. Tugon nga ni Terence at masaya na nga nilang niyakap ang isa't isa. Habang lumilipas ang mga araw ay unti-unti na nga rin bumabalik ang mga alaala ni Erica. Naalala na nga rin niya na tunay ngang mahal na mahal niya si Terence at napatunayang nagsisinungaling lamang ang kanyang ina. Ngunit huli na nga rin naman ang lahat para maghanap pa nga sila ng sisi dahil matagal na rin namang patay ang kanyang ina. Kaya tinanggap na nga lamang nila ito at nagsimula na ngang panibagong buhay bilang isang pamilya. Erica, isasama ko na kayo sa aking mansyon. Doon na tayo titira. Sambit nga ni Terence kay Erica. Namula naman ang mukha ni Erica dahil sa hiya. Pero, utal nga na saad ni Erica. Wala nang pero-pero, nakapag-desisyon na ako. Kaya wala ka nang magagawa pa. Doon tayo magsisimula ng panibagong buhay. Nang magkakasama, hindi na tayo magkakahiwalay pa. At katulad ng sinabi ko, babawi ako sa inyo. Babawiin ko ang mga panhong napawalay ako sa inyo. Lahat ng meron ako ngayon ay para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Sa sinabing yun ni Terence ay lumuwag nga naman ang mga ngiti ni Erica sa kanyang mga labi. Hindi nga niya akalaing ganito na nga katagumpay ang buhay ni Terence na dati-rati ay nilibre lamang niya ng mga tusok-tusok. Tunay na nagsumikap nga ang lalaki at ginawa ang lahat para mas maging maayos at maalwa ng kanyang buhay. Hanggang sa marating na nga nilang mansyon na tinitirhan nga ni Terence. Mas lalong namangha ang kanyang mag-ina dahil halos doble nito sa laki ang kanilang mansyon dati. Sa'yo to? Utal nga na tanong ni Erica habang nakatingin nga sa buong mansyon. Ngumiti naman si Terence. Sa kaniyakap ang babae mula sa likuran. Sa atin yan. Sa inyo ng anak ko. Kayo naman talaga ang dahilan kung bakit na-motivate akong magtrabaho at maging successful. Magsumikap. Nakangiting sagot nga ni Terence sa kahinalikan nga sa pisngi si Erica. Humarap naman sa kanyang babae. Terence, sobrang ipinagmamalaki kita sa lahat ng mga nakamit at naabot ko sa buhay. Noon pa man, hindi na talaga ako nagduda sa iyong kakayahan. Dahil noon pa man, bilib na ako sa iyo. Sa tapang mo, sa determinasyon mo, sa talino at sipag mo. Tunay na nakaka-proud na maging nobya mo. Deserve mo lahat ng to, Terence. Nararapat lang na maranasan mo ang lahat ng to. Malalim nga na pinagmasda ni Erica ang buong mukha ni Terence habang sinasambit ang mga katagang yun. Hinalikan na nga lamang siya sa noo ni Terence at muli itong niyakap. Tuwang-tuwa naman si Tintin habang pinagmamasda ng kanyang mga magulang kaya sumali na nga muli siya sa yakapan ng mga ito. Nang mga sumunod na araw ay naisipan nga ni Terence na muling bumalik sa isla Puting Bato. Gusto niya muling makita ang ganda ng buong lugar. At sa pagkakataong ito ay sinigurado na nga niya ang kaligtasan ng bawat isa. Sa malayo pa lamang habang nakasakay nga sa mismong yate na pagmamay-ari ni Terence ay tanaw nga ni Erica ang ilang mga taong naroon kabilang ang kanyang anak na si Tintin. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Erica sa mga oras na yon. Bago pa man mag-usisa sa Erica, ay kaagad na ngang sinimula ni Tintin ang pagtugtog ng kanyang flute. At ang tinugtog nga nito ay ang kanilang theme song, ang paborito nga ni na Erica. Isang pyesa na paborito ang awitin ni Erica, ang A Thousand Year. Napatayo na nga lamang ang babae habang pinapanood ang anak at ang ganda ng buong isla. Nakakalat din ang mga petals ng mga rosas sa buong lugar. Ilang sandali pa ay pinihit na nga ni Erica ang kanyang katawan sa harapan ni Terence. Ngunit ang bumungad na nga sa kanya ay nakaluhod na nga ito habang may hawak-hawak na maliit na box. Erica, dito sa lugar na to, muli akong nagtapat sa iyo ng aking pag-ibig. Dahil din sa lugar na to kaya tayo naghiwalay ng mahabang panahon. Pero ngayon, dito rin sa lugar na to, gusto kong ilahad sa iyo ang singsing na ito upang tuluyan na ngang hingin ng kamay mo para mabuo na nga tayo ng tuluyan. Saksi ang islang ito kung gaano kita kamahal. Ito man ang naging dahilan ng paghihiwalay natin, ngunit ito rin ang naging dahilan ng muling pagsasama nating dalawa. At dahil dito nabuo ang aking pinakamamahal na anak, Erica, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Hayaan mo akong pakasalan kita. Wala na nga nasabi pa si Erica sa mga oras na yun, kundi ang mapahagulgol
sa pag-iyak. Yes, Terence. Oo, wala nang dahilan pa para tanggihan ang alok mo. Pakakasalan kita kahit sa ano-anumang oras. Mahal na mahal kita, Terence. Mahal na mahal. Iniabot na nga ni Erica ang kanyang kamay sa harapan ni Terence saka isinuot na nga rito ang isang diamond ring. Ilang araw lang ang naging preparasyon hanggang sa tuluyan na nga silang maikasal dahil isang intimate wedding naman iyon kaya mabilisan lang. Tila wala nang ang maaari pang makapaghiwalay sa kanilang dalawa. Kung may labis mang nagagalak ngayon ay walang iba kundi si Tintin. Matagal nang inaasam ng bata na magkaroon ng isang buong pamilya. Ngunit binabaliwala na nga lamang ito ng mag-asawa. Lahat ng pag-ibig ay talagang sinusubukan ng panahon. Sa tamang panahon ay may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Dahil may mga bagay sa mundo na hindi kayang baguhin ng panahon pero kayang ayusin kapag nabigyan nga ng pagkakataon. At ganun nga ang nangyari kina Terence at Erica. Sinubok man ang panahon ng kanilang relasyon at pagsasama, ngunit bandang huli ay tanging pag-ibig pa rin nila ang nagpabalik sa kanilang dalawa sa piling ng isa't isa. Sa ating paglalakbay, sa mundo ng tinatawag nating pag-ibig, may mga sandaling ang tanging nais lamang natin ay ang makita ang masayang ngiti ng taong pinakamamahal natin. Yung masilayan ng ating inspirasyon na nagre-reflect sa ating buong pagkatao. Yung tipong sa simpleng kurap ng kanilang mga mata, sa munting ngiti na gumuguhit sa kanilang mga labi, ay sapat na upang mawala ang lahat ng ating isipin at pangamba sa ating buhay. Parang isang mahika. Hindi, mahika talaga na unti-unti ka na lamang mahuhulog sa spell ng bawat isa. Yung kanyang kilig, ang kanyang ngiti, ay naging pampalubag-loob sa atin isang silent agreement na ang lahat ay nasa ayos lang basta't kasama at masaya siya. Ganyan gumalawang pag-ibig. Ganyan kumilos si Cupido. Kahit matagal na panahon pa nga kayong nagkalayo, kung para talaga kayo sa isa't isa, ay babalik pa rin kayo ng tadhana sa unang araw na tumibok kanyong mga puso para sa inyong dalawa. Kung may uulitin man ako sa buhay ko, yun ay gusto kong ulitin yung araw na nakilala kita, Erica. Kahit paulit-ulit pa, kahit araw-araw, kahit walang katapusan. Dahil yung araw na yun ang nagbigay sa akin ng dahilan para magpursige sa buhay, para magtagumpay at para mangarap. Isang tao lamang ang nagbigay sa akin noon ng dahilan at wala nang iba, kundi ikaw. Sad nga ni Terence. Sagot naman ang babae. Ikaw yung pinakamagandang bagay na dumating sa akin. Kaya hindi ko hahayaan na basta-basta ka na lamang mawawala sa akin. Alam mo, ang napagtanto ko, Terence, the only way to know if someone truly loves you is when, after you've turned him down, you see him rise from the fall, walk up to you, but still. Say kung gaano kanya kamahal at pinapahalagahan. Salamat dahil sa'yo, muli kong naalala ang mga precious moments and memories natin. You, Terence, you are the true definition of love. Mahal na mahal kita, at ikaw lamang ang mamahalin ko sa habang buhay. Saad naman ni Erica, at namuhay na nga sila ng tahimik, simple at puno ng pagmamahal, at naging sentro nga nilang Panginoon sa kanilang buhay at pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Terence at Erica. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Neva Fajardo, Gloria Sanchez, Gloria Escobar, Augusto Serafanan, Ning Rafanan, Merly Lin, Lin Lee, Presbyteros Rose, Rex Roy, Prince Blue, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po.